Ikaw ba ay nahihirapan kung anong halaman ang iyong ipupuesto sa tabi ng pintuan sa taong 2024? Dahil ang videong ito ay naglalaman ng listahan ng mga lucky plants upang tulungan ka makapagdesisyon kung anong halaman ang dapat mong ilagay sa front door sa taong 2024. Dahil ayon sa feng shui, ang ating pintuan ay isa sa main portals kung saan pumapasok ang swerte at good energy. Kaya naman, maging maingat sa pagpili at mas mainam na ang mga lucky plants na ating tatalakayin sa videong ito ang iyong ilalagay sa inyong front door ng tahanan upang humatak ito ng swerte sa pera at yaman at upang gumanda ang ating negosyo at karir sa buhay sa year 2024. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 10, Amaryllis. Kabilang ang Amaryllis sa pinakamaswerteng halaman na dapat mong ilagay sa tabi ng pintuan para sa year 2024 sapagkat isa sa matibay na halaman ng Amaryllis at sinisimbolo nito ang passion at energy na makapagbibigay ng enerhiya sa bawat miyembro ng pamilya upang magkaroon ng motibasyon at lakas para sa swerte sa karir o trabaho. Ang mga pointed side ng mga bulaklak ng Amaryllis ay sumisimbolo sa protection at money na siyang itinuturing na humihigop palabas ng mga stagnant energy na naipon sa ating tahanan at ini-invite nito ang swerte sa pera, prosperity at abundance. Ayon sa paniniwala at feng shui, kapag ang inyong Amaryllis plant na inilagay sa tabi ng pintuan ay nagkaroon ng dalawang tangkay ng bulaklak o namulaklak ng dalawa, ito ay nangangahulugang spark of passion o swerte para sa mag-asawa at may mga kasintahan at ipinahihiwatig nito na ang pamilya ay dadanas ng magandang pamumuhay sa buong taon. Kilala rin ang Amaryllis sa pangalang March Lily dahil mas madalas itong mamulaklak sa buwan ng Marso at kilala rin ito sa pangalang tungkod ni San Jose sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Kabilang ito sa bulb plant dahil sa ang mga ugat nito ay hawig sa sibuyas at napakadali lang nitong buhayin. Kaya naman, isa ito sa most recommended na halaman na dapat ilagay sa tabi ng pintuan sa year 2024 at mas mainam na piliin ang Amaryllis na namumulaklak ng kulay red at pink para sa mas malakas na swerte. Number 9, Potos Plant. Ang halamang potos plant ay sobrang inam na gawing outdoor plant at recommended gawing hanging plant sa harap ng bahay. Ngunit, mas suggested itong ilagay sa tabi ng pintuan sa year 2024. Sobrang low maintenance lamang at madaling mabuhay kung mag-aalaga ka ng potos plant. Isa ito sa perfect choice para sa pampaswerte na ilagay sa pintuan ayon sa mga feng shui expert sapagkat isa ring money plant ang potos at tinatawag din itong money plant ng karamihan. Tinataglay ng halamang potos plant ang malakas na paghatak ng good energy papasok sa tahanan at nag-iimbita ito ng positive energy upang maiwasan ang gulo ng pag-iisip ng mga tao sa loob ng tahanan at nagpapaganda ito ng takbo ng kapalaran ng mga taong naninirahan sa loob ng bahay na maaari magresulta sa pagtaas ng swerte mo sa pera. Ayon sa mga paniniwala na kapag inilagay ang potos plant sa harap ng pintuan o sa entranceway ng labas ng tahanan, hinaharang nito ang mga negative energy at evil presence upang maiwasan ang gulo ng pamilya. Sa pag-aalaga naman sa potos plant ay nangangailangan ito ng madalas na dilig at maliliwanag na pwesto, kaya perfect ito bilang outdoor plant at pang-akit ng swerte sa pera. Number 8, Zizi Plant. Kilala ang halamang ito sa pangalang welcome plant, kaya naman kung ilalagay mo ito sa inyong front door o tabi ng main door ay talagang i-welcome nito ang swerte sa pera papasok sa tahanan. Sikat ang halamang Zizi Plant o Zamyocalcus zamipolia sa mga business owner dahil pinaniniwalaan nila itong sumisimbolo sa money magnet and abundance. Kaya naman, tradisyon na ng karamihan sa China at Pilipinas na ilagay ito sa pintuan bago sumapit ang bagong taon sapagkat ito ay pinaniniwalaan nilang nagpapaganda ng takbo ng kapalaran sa pera, negosyo at karir kung maglalagay ng Zizi Plant sa front door. Upang palakasin ang swerteng taglay nito ay nilalagyan din nila ito ng mga pulang ribbon dahil ang paglalagay ng pulang ribbon sa Zizi Plant o anumang halaman ay pinapalakas nito ang taglay nitong swerte sapagkat ang red color ay simbolo ng tremendous luck sa kultura ng mga Chino. Maaari rin itong lagyan ng mga pera sa dahon nito sa bagong taon upang ang ating pagsisikap sa trabaho at negosyo ay magbunga ng maraming pera o kita. Best indoor and outdoor plant ang Zizi Plant dahil hindi
hindi ito mahirap alagaan at nabubuhay ito kahit hindi gaanong dinidiligan. Kaya naman, kung mayroon kang ZZ plant ay ilagay mo na ito kaagad sa inyong pintuan bago sumapit ang panibagong taon upang maswertihin tayo sa bagong taon na papasok. Number 7, Dracaena fragrans o Iron Tree Plant. Ang Iron Tree Plant ay swerte sa mga business at usaping tahanan at talagang mabisang pangontra ito ng malas mula sa labas ng inyong tahanan kung ipupwesto mo ito sa tabi ng inyong pintuan sa labas ng bahay. Dahil sa feng shui ay may tinatawag na poison arrow o shaki at ito ay ang mga unfavorable energy na nagdudulot ng grabing kamalasan sa loob ng tahanan at ito ay nakukuha kadalasan sa mga poison arrow at ito ay mula sa mga man-made structure tulad ng sharp edges ng bubong, edges ng building o pader na nakaturo sa inyong tahanan o pinto at nagdudulot ito ng kamalasan. Ang shaki ay maaari ring nasa loob ng bahay kaya pinapayuhan na maglagay ng Dracaena fragrans sa harap ng inyong pintuan at loob ng tahanan upang harangin ang mga malas na gustong pumasok sa ating tahanan. Isang auspicious plant ang Iron Tree Plant sapagkat sobrang positibo at swerte ang sinisimbolo nito at dahil dyan ay mabisa itong pangontra sa malas at poison arrow at non-toxic o hindi nakalalason ang Iron Tree Plant. Kaya naman, safe itong alagaan at ilagay sa loob ng tahanan. Number 6, Snake Plant. Isang versatile plant ang halamang snake plant sapagkat mapa-indoor o outdoor man ay talaga nakapagdudulot ito ng swerte. Dahil ayon sa feng shui, isa sa pinakamaswerteng halaman ang snake plant para ilagay sa harapan ng pintuan ng ating tahanan. Kung ilalagay mo ang snake plant sa entrada ng pintuan ng tahanan ay magdudulot ito ng healthy life laban sa evil presence at pinaniniwala ang swerte para sa masaganang pasok ng wealth, prosperity at good luck. Ang mga patayong pagtubo ng dahon nito ay sumasagisag sa young wood element na nagdudulot ng malakas na positive energy sa buong kapaligiran ng tahanan at ang mga malaespadang dahon nito ay pumuputol ng presensya ng kasamaan upang layuan ng malas ang mga nakatira sa loob ng bahay. Base naman sa siyentipikong eksplanasyon, malaki ang naitutulong na snake plant kapag inalagay ito sa harapan ng pintuan ng ating bahay dahil hinihigop ng snake plant ang lahat ng poisonous gases sa kapaligiran upang ang hanging ating nilalanghap ay makabuti sa ating kalusugan. Kaya naman, pinaniniwalaan na tanging positive energy lamang ang pinahihintulutan ng snake plant na papasukin sa ating tahanan dahil sa mga simbolismo nitong positibo. Number 5, Areca Palm. Perfect ang Areca Palm o palmera na ilagay sa tabi ng pintuan sa year 2024 sapagkat ito ay isang classic na paboritong alagaan ng mga homeowners. Swerte rin ito sa mga business kung maglalagay sa mga pintuan ng tindahan. Maaari rin itong ilagay sa loob ng ating bahay dahil pinaniniwalaan na kapagdudulot ito ng kasaganahan. Ngunit ayon sa mga feng shui experts ay mas recommended na ilagay ito sa entrance door o front door ng ating tahanan para sa mas malakas na hatak ng swerte at nagtataboy din ito ng malas sapagkat ang mga dahon nito ay sumisimbolo sa palaspas at pinaniniwalaan kapag inilagay ang Areca Palm sa harapan ng pintuan at kapag ang mga dahon nito ay sumaling o dumikit sa iyo papasok ng pintuan ay nangangahulugang pinapagpag ng mga dahon ng Areca Palm ang mga evil presence at malas na dumikit sa iyo galing sa labas ng bahay. Madali lamang mabuhay ang Areca Palm at mabagal lamang itong lumaki at aabuti ng 10 years bago ito maging fully mature. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit sobrang daming nag-aalaga ng Areca Palm dahil sa dami ng swerte nitong maaaring ibigay. Number 4, Fidel Leaf Fig o Ficus Lairata. Ang pintuan ng ating tahanan ay ikinukonsidera na main portal para sa pagpasok ng swerte. Kaya naman, dapat mag-ingat sa pagpili na ilalagay ng halaman sa inyong pintuan. At dahil dyan, perfect at best choice ang Ficus Lairata para ipuesto sa front door sa year 2024. Isang tropical plant ang Ficus Lairata at native sa bansang Western Africa. Kaya naman, akma-akma lamang ang klima ng Pilipinas upang ito ay mabuhay. At ayon sa feng shui na ang mga makikintab at malalaking
dahon nito ay nangangahulugang abundance na siyang hahatak ng malakas na swerte papasok sa ating tahanan. Maraming mayayaman ang naglalagay ng ficus lyrata sa kanilang front door dahil pininiwalaan nila na kapag dudulot ito ng masaganang pasok ng pera at nagbibigay ng swerte sa trabaho o kahit sa negosyo. Pininiwalaan din na kung mayroon kang tanim na ficus lyrata ay nagbibigay ito ng swerte sa mga taong hirap makahanap ng trabaho dahil sinisimbolo nito ang wisdom at positive creativity. Maaari ring ilagay ang ficus lyrata sa living room at sa entranceway ng tahanan upang mas dumalas ang maranasang swerte sa loob ng bahay. Number 3, Mayana Plant. Kabilang ang Mayana sa auspicious plant sa year 2024 at ayon sa paniniwala sa feng shui, sinisimbolo ng Mayana Plant ang beauty, wealth at good health dahil sa progresibong pagyabong nito. Napakaswerte ng halamang ito sa year 2024 kung ilalagay ito sa tabi ng pintuan dahil sa sumisimbolo sa fire element ang Mayana Plant at kinakatawan nito ang passion, creativity, sense of excitement and liveliness sa tahanan upang maiwasan ang paglapit ng mga malas at problema sa buhay at bahay. Isa ang Mayana sa most outstanding plant in the world dahil sa mga kakaibang kulay na kayang gawin ng halamang ito. Tinatawag din ito sa pangalang coleus plant at sobrang bilis lang din itong mabuhay kung ikaw ay magtatanim. Akmang-akma ang Mayana plant na ilagay sa front door dahil sa may iba't iba itong kulay na iyong pwedeng pagpilian upang makapagdulot ng magandang kombinasyon at ang mga iba't iba ang kulay nito ay nagbibigay ng aliw sa ating paningin at swerte sa kapalaran. Number 2, Fern Plant. Karaniwang inilalagay ang fern plant sa loob ng bahay dahil sa sobrang nakapagbibigay ito ng aesthetic looks dahil sa structure ng mga dahon nito. Bukod pa dyan ay nakalilinis din ito ng hangin o mga air contaminant sa loob ng tahanan. Hindi demanding ang fern plant sa sikat ng araw dahil kaya nitong mabuhay kahit sa medyo madilim na lugar at carefree ang pag-aalaga ng fern. Kaya naman walang duda na talaga nakapagbibigay ito ng aesthetic vibes dahil dyan isa ito sa best indoor plant. Ngunit kung ilalagay ito sa labas ng bahay ay ma-activate pa ang iba pa nitong swerteng taglay dahil ayon sa feng shui, kung ilalagay sa harap ng bahay o sa inyong pintuan sa labas ng tahanan ang fern plant ay grabing swerte ang maaari nitong idulot sapagkat pinaniniwala ang hinahatak nito papasok sa loob ng bahay ang good luck, fortune at prosperity. At kung ang inyong pamilya ay may madalas na hindi pagkakaintindihan at madalas ang pag-aaway dahil sinisimbolo nito ang understanding at sincerity upang pigilan ang evil presence na nagsasanhi ng mga gulo sa loob ng tahanan. Pininiwalaan din na kapag mayroon tanim na fern plant sa harap ng bahay o naglagay ng fern sa pintuan ay maaaring pamahayan ito ng mga good elemental entities o mga fairies at ito ay nagdudulot di umano ng swerte. Number 1, Money Tree o Pachyra Aquatica. Winner na naman ang Money Tree o Pachyra sa luckiest plant for front door. Ang Money Tree ay sobrang inam na alagaan dahil hindi ito nakalalason at sobrang swerte pa ang kayang idulot nito. Kung ikaw ay may Money Tree, ay marapat na ilagay agad ito sa tabi ng pintuan ng inyong bahay kasama ng iba pang mga lucky plants sa pintuan upang makapag-imbita ito ng buenas papasok ng ating tahanan. Sinasabing kung mayroong Money Tree ay hindi na mamumblema sa financial na gastusin sa bahay dahil sa swerte ang taglay nito ayon sa feng shui. Pininiwala ang ine-enhance ng Money Tree ang wealth at prosperity na mayroon sa loob ng tahanan kung ilalagay ito sa harap ng pintuan ng bahay. Mas ipinapayo na tinirintas na Money Tree ang ilagay sa harap ng ating pintuan sapagkat ayon sa paniniwala na ang mga tinirintas na puno ng Money Tree ay ikinukulong o sinasalo nito ang mga buenas upang ang mga swerte ay hindi makawala. At ayon pa dito ay kada bukas ng pintuan ay siya namang pasok ng mga swerteng naipon sa tinirintas na Money Tree sa loob ng tahanan. At ito ang dahilan kung bakit sobrang taas ng pagtingin at pagpapahalaga sa halamang Money Tree. Sa usaping pag-aalaga naman sa halamang Money Tree, ayaw nito ng direktang sikat ng araw at gusto ng mga maliliwanag na pwesto at pinapayuhan na kung ang harapan ng inyong pinto ay nasisikatan ng araw ay mas mainam na ilipat ito sa lilim na malapit sa pinto o harap ng bahay upang hindi ito masira at dinidiligan lamang ito isang beses kada isang linggo o dalawang linggo.
Ang ating tinalakay at nabanggit na mga lucky plant for front door ay ilan lamang sa mga swerteng halaman na dapat ilagay sa harapan ng ating pintuan, sapagkat ang mga halaman ay nangangailangan din ng tamang pwesto upang ma-activate ang swerteng taglay nito. At ito ay ayon sa mga feng shui expert, lagi nating pinapaalala na ang mga gawain o paniniwalang ito ay hindi ipinipilit paniwalaan. Malaya tayong sundin kung ano ang gusto nating halaman na ilagay malapit sa ating pintuan, dahil hindi lahat ay may ganitong tanim o uri ng halaman. Marami pang halaman ang maaaring ilagay sa ating entrada ng tahanan, at ang mga ito ay gabay lamang. Mas mainam na pag-ibayuhin ang sipag at pagpupunyagi sa buhay upang matupad ang ating hiling at gustong makamit. At ang pinakamahalaga sa lahat ay huwag nating kalilimutang patibayin ang pananampalataya sa ating Diyos. Ikaw ka ideya, alin sa mga nabanggit at tinalakay natin na lucky plants for front door in year 2024 ang iyong naibigan at gustong ilagay sa inyong pintuan para sa Year of the Wood Dragon sa year 2024? Comment down below ang iyong kasagutan o opinion.